Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan, ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Hinanap ka nila sa gitna ng hirap, nang parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng manganganak na papasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan, walang tagumpay na naidulot sa bayan, wala kaming nagawa anuman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay, mga bangkay ay gigising at aawit sa galak. Kung paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Ang Salita ng Diyos. Sa iyong luklukan lahat ay iyong minamasdan. Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan, di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag tulungan ang Siyon, pagkat dumating na ang takdang panahon, mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod, bagamat nawasak at gumuhong lubos. Mula sa iyong luklukan lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pambuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong binamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan lahat ay iyong minamasdan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo sa kapahingahan para sa inyong kaluluwa." Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish, Munuwok, Paranaque City. Halina po, simulan natin ang araw sa pamamagitan ng pagninilay, pagsasalo-salo at pananalangin sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay July 14th at pinagdiriwang natin ang paggunita o memorial ni Saint Camillus de Lelis. Siguro naisip nyo, Saint Camillus, di ba parang pangalan ng clinic yun? Well, tama, kasi nakikita natin sa maraming lugar na may mga clinic na pinapatakbo po ng isang grupo ng mga pare, brothers at mga madre na tinatawag na Ministers of the Infirm or Camillians. Ito po ay isang grupo ng mga relihiyoso na ang kanilang thrust sa kanilang ministry ay ang pag-aalaga ng kalusugan both ng kaluluwa at katawan ng mga tao. At ito po ay tinatag ni Saint Camillus de Lelis. Siya po ay isang Italianong pinanganak sa isang mayamang pamilya. Pero ito masaya dahil si Camillus ay hindi talaga relihiyoso o banal na tao sa tingin natin. Bakit? Lumaki si Camillus na isang sundalo.
sa kanyang paglaki bilang sundalo, siya ay nasubsob sa maraming bisyo, pambababae, pagsusugal, pag-iinom ng alak, pagiging basagulero. Siyempre, dahil siya ay sundalo, medyo nambubuli siya ng maraming tao. Until yung panahon na siya ay nagkasakit. Nang siya ay nagkasakit at naranasan niyang maratay sa ospital, nagkaroon doon ng pagbabago ng kanyang puso, ng kanyang buhay. Pero isipin natin, nung panahon na yon, hindi pa maayos sa mga ospital noon. Kaya nga maraming tao, mas gugustuhin na lang magpagamot sa bahay kaysa sa ospital. Bakit? Kasi pag nasa ospital sila, hindi sila naaalagaan ng husto. Hindi maaalam ang mga doktor, medyo may pagkabarumbado yung mga nurse at mga nursing aides. At all in all, yung kalinisan ng ospital, talagang hindi naman talaga maayos. Kaya maraming tao, sa halip na gumagaling, lalo pang lumalala noon pagdating nila sa ospital. Kaya mula noon, natauhan si Camilus na hindi kaya dapat pag tayo ay maglingkod sa mga may sakit at may karamdaman, itratuhin natin sila ng may pagmamahal, may pagkalinga, katulad ng pagtrato ni Kristo sa mga taong may sakit. Eventually, si Camilus ay naging pare. Siyempre, nananaig pa minsan-minsan yung kanyang pagiging mainitin ng ulo, nananaig pa rin yung kanyang kahinaan, pero na-realize niya, ngayong pare na siya at sa karanasan niya sa ospital, baka pwede siyang tumawag ng ilaring mga tao na handa rin maglingkod sa mga may sakit at may karamdaman sa pamamagitan ng malasakit at mapagmahal na serbisyo. At diyan nabuo yung Ministers of the Infirm. Mula sa isang grupo ng mga pare at brothers at eventually mga sisters, sila ay naging isang grupo, isang community ng mga tao na nagtatag ng mga clinic, ng mga ospital na hindi lamang yung pagbibigay ng gamot, pagpapagamot ng mga may sakit at pag-aalaga sa mga may karamdaman ang pinakasentro, kundi tulungan din sila sa kanilang spiritual growth at spiritual health. Kaya akmang-akma po no, sa panahon ngayon ng pandemic na nakita natin na tuloy pa rin ang serbisyo ng simbahan, tuloy pa rin ang serbisyo ng mga kamilyan sa mga may sakit dahil hindi lamang nila kailangan ng kagalingan ng katawan, kundi kailangan din nila ang kagalingan ng katawan at ng kanilang kaluluwa at ng espiritu. Pero pinapaalala rin sa atin sa pamamagitan ng buhay ni St. Camilus, number one, lahat ng tao ay tinatawag ng Diyos sa iba't ibang pagkakataon. Kung si Camilus na isang sundalo ng basagulero ay nagkaroon ng pagbabago ng puso sa pamamagitan ng kanyang karanasan ng kanyang kahinaan at pagkakasakit, minsan ganun din tayo. Minsan ginagamit ng Diyos yung mga tinuturing nating kamalasan ng buhay para matauhan tayo at makita natin kung saan tayo dinadala ng Diyos. Sabi nga ng ating unang pagbasa, sabi ni Prophet Isaiah, "The way of the just is smooth. The path of the just is level." Pero minsan, para madala tayo sa kabutihan ng Diyos, dumadaan talaga tayo sa pagsubok. At minsan, yung pagsubok na yon ang paraan para baguhin tayo, patatagin ang puso natin at gawin tayong mas banal, mas katulad ni Kristo. Ikalawa, pinapaalala ni St. Camilus na lahat tayo tinatawag na maging mapagmalasakit. Naranasan ni St. Camilus nung nagkasakit siya na hindi inaalagaan ng mga may sakit. Dahil doon, nung siya ay naging pare at naglilingkod na sa ospital, sinabi niya na kailangan bigyan yung mga may sakit ng top priority at talagang alaga na may puso, alaga na may malasakit. Kaya yun yung ginawa niya at ng kanyang mga kumpanyon sa mga may sakit, na hindi lang sila pasyente lang, kundi mga kapatid na kailangan ng pag-aaruga at kailangan din ng panalangin. At ikatlo, pinapaalala rin to sa atin na tayong lahat, whether tayo ay healthy o may sakit, lahat tayo ay umaakay sa bawat isa sa kabanalan. At sana po, sa mga tao na may sakit, tandaan nyo na pinagdarasal namin kayo. Kaisa niyo po kami at sana po i-offer niyo po ang inyong mga suffering, i-offer niyo po yung inconvenience niyo para sa mga taong humihingi din ng inyong panalangin at umaasang pinagdarasal niyo rin po sila. Kaya po sa ating panalangin ngayon, ating itaas sa Diyos ang mga kapatid nating may sakit. Panginoon, sinabi niyo po sa Ebanghelyo ngayon, lumapit kami sa iyo.
dahil ikaw ay ang pinagkukuhanan namin ng lakas at sa iyo namin matatagpuan ang paghilom, ang kapayapaan, ang kapanatagan ng puso. Panginoon, nilalapit namin sa iyong puso ngayong araw na ito lahat ng mga kapatid naming may sakit. Silang nakaratay sa banig ng karamdaman sa ospital, sa mga tahanan, na nanonood dito o napapakinggan, kahit mapakinggan lang ito. Panginoon, iunat niyo po at iabot niyo sa kanila ang iyong paghilom. Paghilom ng kanilang katawan. Kung kalooban niyo po, tulungan niyo po silang makabangon mula sa kanilang karamdaman at pagkalooban niyo po sila ng isang bagong simula na punong-puno ng iyong paghilom at punong-puno ng pag-asa. Pero higit sa kagalingan ng katawan, Lord, tinataas din namin ang kagalingan ng kanilang puso, ng kanilang espiritual na buhay. Tulungan niyo po, Lord, na sana matanggap nila ang iyong pagpapatawad, ang iyong pagtulong, ang iyong presensya, lalong-lalo na sa panahon na ito ng kanilang pagkakasakit. At Panginoon, tinataas din namin sa inyo lahat ng mga tumutulong at nag-aalaga sa mga may sakit, mga doktor, mga nurse, mga espesyalista, mga healthcare workers, lalong-lalo na yung mga tinuturing naming frontliners ngayong panahon ng pandemic. Naway bigyan niyo po rin po sila ng mahabang pasensya at mas ibayo pang pagmamahal at pagmamalasakit sa mga taong pinaglilingkuran nila upang makita nila na sa bawat may sakit, sa bawat taong lumalapit sa kanila, hindi lang nila makita ang isang taong nangangailangan ng tulong, kundi maramdaman nila na ikaw ay dumarating sa kanila at patuloy mong binabasbasan ang kanilang ministeryo. Dahil ikaw ang aming tagahilom, Panginoon, na bubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. At yan po ang ating salita ng Diyos ngayong July 14, Thursday, Memorial of St. Camillus de Lelis. Shout out po sa mga Camillians, mga fathers, brothers, sisters at mga lay collaborators ng Ministers of the Infirm dito sa Pilipinas. Lalo na po kay Father Evan Paul Villanueva, MI, ang kanilang Provincial Superior dito sa Pilipinas, at kay Father Dan Cancino, MI, nakasama sa CBCP Commission on Healthcare. Naway sa inyong ministeryo, maramdaman ng tao na alaga ni Lord, alaga ni St. Camillus, alaga ng mga taong may puso at may kabutihan para sa mga may karamdaman. Please like and follow us on our social media platforms, TV Maria Philippines. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese of Parañaque. Baunin niyo po ang pagpapala at paghilom ng Diyos para sa inyo ngayon.